sa mismo ang World Bank, ayon kay Secretary of Finance Carlos Dominguez, sa kanyang pagpupulong sa mga opisyal nito, ang nagsabing pinuri ng World Bank si Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil 100,000 buhay ang nailigtas dahil sa decisiveness ng Pangulo. Kung hindi daw tayo nag-lockdown, nung tayo nag-lockdown, 100,000 na po dapat daw ang namatay. Let me state for the record that the economic team is always present and even develop the decision framework to decide on the balance of health and economy. There was a careful decision-making process that was undertaken to decide on the ECQ and GCQ movement. Totoo na maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil nagsara ang maraming negosyo. Nangyari po yan sa buong daigdig. Kaya nga po binigyan ng prioridad ng pamahalaan ang pagbibigay ng social amelioration program ng DSWD, yung ayuda, no? Yung small business wage subsidy para sa small and medium enterprises, at saka yung COVID-19 Adjustment Measures Program ng DOLE at Finance Subsidy to Rice Farmers ng DA at iba pang mga ayuda. Pangalawa, ayon po sa Singapore-based Toluna Black Box Index of Global Crisis Perceptions, na una ninyong narinig sa briefing na ito, ang index score ng Pilipinas sa COVID-19 response ay may mas mataas po ang ating grado kumpara sa Australia, Germany, USA, UK, Mexico, Italy, Thailand, Iran, France, and Japan. Siguro naman po, sangayon sa survey, hindi po nagkamali ang inyong IATF at ang ating Pangulo. Pangatlo, mahigit 8 sa 10 Pilipino or 84% ang nagsabi ang strict stay-at-home measures are worth it para maprotektahan ang mamamayan at makontrol ang pagkalat ng coronavirus. So naghusga na po ang taong bayan. Tama daw po ang ginawa nating lockout. Hindi tulad ng mga ibang bansa sa ating populasyon na 109 million, we have limited deaths of around 1,000. Karamihan ng mga Pilipino na mismo ang nagsabi sang-ayon sila sa lockdown na ipinatupad ng gobyerno. Again, let me put on record that conservatism is important at this point of pandemic because lives matter, and as the SW survey shows, people agree at staying at home. Hindi po takot ang ginamit. Siyensya po, mga datos na nagligtas ng libu-libong buhay. Our efforts are showing results. Sa ngayon, maraming bahagi ng Pilipinas ay nasa GCQ or yung sa mas relax na MGCQ. Sa tulong ng Kongreso, ang administrasyon ay nagtatrabaho na maipasang isang recovery program na magbibigay suporta sa mga SMEs at mga manggagawa. Kasama na rito ang Cash for Work program, emergency subsidy, wage subsidy, credit guarantee, low interest and subsidized loans, and loan guarantees. Tulad ng nabanggit ni Secretary Tugade, pumunta naman po tayo sa ibang usapin na, usaping transportasyon. Gaya ng sinabi po ni Secretary Tugade, noong siya ay naging resource person natin dito sa ating press briefing, ngayong June 22, ipatutupad na po ang second phase ng public transportation operation services on the road sector. Kung inyong matatandaan, may sinusunod po tayong hierarchy of public transport modes: trains, buses, modern PUVs, UV Express, at traditional jeepneys. Pinayagan na po ng LTFRB na mag-operate simula ngayong araw ang 308 modern public utility jeepney units sa mga sumusunod na ruta na makikita ninyo ngayon po sa ating infographics. Napakadami po, kaya pakitignan na lang. Now, madadagdagan pa po ito ng 19 na ruta sa Miyerkules at Biyernes. Samantala, inaasahan na balik operasyon na po ang UV Express ngayon buwan ayon sa DOTR. Hindi nga lang po ngayong araw na ito. Sa ngayon, meron na tayong 30 out of 31 new city bus routes at inaasahang malapit nang mabuksan ang rutang Cubao, Doroteo, Jose. Ang hierarchy of public transport will be observed. Una natin gagamitin. Ang UV Express.
Once fully deployed at kulang pa rin ang supply, we will consider deploying traditional jeepneys. Pumunta naman po tayo sa napakainit na issue ng back riding. Uulitin ko po ang sinabi ko noong Sabado. Pinag-aaralan ng IATF na payagan ang back riding ng private motorcycles subject to health and safety protocols. Kaya po wala ang angkas or iba pang taxi service kasi wala po silang prangkisa. Kinakailangan muna sila kumuha ng prangkisa sa Kongreso. At natapos na po yung testing period o pilot study. Hindi na po pwede ang kinagawian. Tayo po ay patungo sa new normal. Makikita ninyo po sa infographic ang mga sample prototype. Yang unang prototype po yan. Yan po ay design ni Bohol Governor Arthur Yap. Let us call it the Arthur Yap Shield. Ang next po ay, wala na pala, hindi nyo na pinakita yung iba. Sayang, akala ko papakita nyo lahat, no? Hindi po kasali rito yung mga motorcycle taxis, gaya na aking sinabi sa kadahilanan na na-expire na po ang pilot study noong Abril. Isinumite naman po ng DOTR ang kanilang rekomendasyon sa mababang kapulungan, hintayin na lang po natin ang magiging desisyon ng ating mga mambabatas. Tungkol naman po sa operasyon ng mga provincial buses, masusi pa pong pinag-aaralan ng LTFRB at ng IATF alinsunod sa guidelines na inilabas ng IATF COVID Shield. Kasama sa pinag-aaralan ay kung paano maipatutupad ang social distancing at contact tracing, pati na rin ang koordinasyon sa LGUs kung sakaling balik operasyon na ang mga provincial buses. Sa ngayon po, wala pang provincial buses. Mag-report naman po tayo ngayon tungkol dito sa second tranche ng social amelioration programs, ayuda. Meron na po tayong 1.3 million na four-piece beneficiaries. 1.3 million ng four-piece beneficiaries with cash cards sa mga ECQ areas ang nakatanggap ng second tranche ng SAP ayon po sa DSWD. Nabigyan na rin po ang waitlisted beneficiaries sa Baguio City at Benguet. Nagkaroon naman ng payout sa La Union kahapon. Inaasahan po na karamihan po ng mga pag-transfer sa electronic means ng second tranche ng ayuda ay gagawin itong linggong ito. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon at pumunta rin po tayo sa mga tanong ng ating mga kasama dito sa Malacañang Press Corps. Unahin lang po natin si Joyce Balancio ng ABS-CBN. Yes, good afternoon, Secretary. Follow-up lang po dun sa sinabi po ninyo na yung case doubling rate natin ngayon nationwide nasa 7 days from, I believe before nabanggit nyo, 10 days lang po yun. And yung care utilization rate natin nasa 35%. Given these numbers, we expect na mas luluwag pa po yung community quarantine natin after June 30, especially when you also said before, ang NCR nasa borderline tayo ng MGCQ. Bigger chances na ba na makagraduate na tayo? Ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Magandang tanghali, Pilipinas. Ngayon po ay Lunes, Hunyo 22, 2020. Ito ang Agila Balita. Sabayan tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCEC 1062 Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako si GEN Jen Subardiaga. At ako naman si Ken Messina. Sa ulo ng mga balita, mas mapanganib na yugto ng coronavirus ibinabala ng WHO. COVID-19 cases sa bansa umakyat na sa mahigit 30,000. Kaligtasan ni Pangulong Duterte isa sa alang-alang sa kanyang zona. Panibagong price hike ng mga produktong petrolyo ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. Sa balitang pulis, ilang kontrabando na kumpiska sa maximum security compound ng NBP.
Sa ating balitang abroad, Merapi Volcano sa Indonesia, dalawang beses nagbuga ng makapal na abo. Sa detalye, umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ang ITCZ sa buong Mindanao. Ayon po sa PAGASA, ngayong araw ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon makakaranas ng maaliwala subalit maalinsangang panahon. Makararanas lamang ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Inaasang aabot naman sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature na maitatala sa Metro Manila. Maaliwalas din po ang panahon na mararanasan sa Visayas. Dahil din sa ITZZ, makararanas ng maulap na papawirin at mayroong isolated na pag-ulan sa buong Mindanao. Muli namang nabawasan ang antas ng tubig ng Angat Dam. Sinabi ng PAGASA Hydrometeorology Division, ang water level sa Angat Dam ay nasa 188.45 meters hanggang kanilang alas 6 ng umaga. Ang antas naman ng tubig sa Ipo Dam ay nadagdagan at nasa 101.08 meters hanggang kaninang umaga, habang bahagyang nadagdagan din ang antas ng tubig sa Lamesa Dam na nasa 75.55 meters. Nabawasan naman ang water level ng Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dams, habang nadagdagan naman ang antas ng tubig ng Ambuklaw at Caliraya Dam. Sa iba pa pong mga mahalagang balita, ipinatatanggal ng Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang ipinataw na shipping fee ng mga transport services sa mga ipinapadalang relief goods sa mga lugar sa nalanta ng kalamidad. Layon po ng Senate Bill 1530 o ang Relief Goods Free Transportation Act ni Senador Revilla na makapagbibigay ng libreng freight services sa mga relief goods para sa mga lugar kung saan may diniklarang state of calamity. Katwiran po ng senador, marami anyang mga relief goods ang hindi nakakarating sa mga beneficiary dahil sa mas mahal ang gastusin sa pagpapadala nito. Ang relief goods anya ay kadalasang galing sa mga non-government organization at mga pribadong individual at madodoble pa ang kanilang gastusin kung papatawan ng shipping fee. Sakaling maging batas ang Office of Civil Defense o OCD sa pakikipagtulungan ng Philippine Postal Corporation at lahat ng freight companies, common carriers, private carriers, freight forwarders at iba pang kumpanya na naghahandog ng logistics services sa bansa ay inaatasang maghatid ng relief goods ng walang bayad. Ang mga common carriers, freight forwarders at iba pang kahalintulad na kumpanya ay inaasahang maghahatid ng goods and services ng libre sa mga lugar ng kanilang operasyon. Minomonitor ngayon ng FIVOX ang aktibidad ng Mount Canlaon sa Negros Island. Ito ay matapos na makapagtala ang FIVOX ng magkakasunod na pagyanig sa bulkan. Naitala ang pinakamalakas na pagyanig sa magnitude na 4.7 at naitala ang intensity 5 sa La Carlota City. Hanggang kaninang alas 2 ng madaling araw ay nakapagtala ng 81 volcanic earthquakes sa Mount Canlaon. Tiniyak naman ang FIVOX sa mga residente sa palibot ng bulkan na masusing minomonitor ang kondisyon ng bulkan. Samantala, naramdaman naman ang magnitude na 4.6 na lindol sa Negros Occidental. Ayon po sa FIVOX, ang pagyanig ay naitala sa 12 kilometers southwest ng La Carlota City kaninang alauna-uno ng madaling araw. May lalim na 15 kilometers sa tectonic ang origin ng pagyanig. Naitala ang sumusunod na instrumental intensities. Intensity 5, Canlaon City. Intensity 3, Bago City, Negros Occidental. Intensity 2, Sipalay City. Intensity 1, maging sa Iloilo City, sa lalawigan po ng Iloilo. Music.
Nagbabala naman ang World Health Organization sa posibilidad na magkaroon ng bago at mas mapanganib na yugto ng coronavirus. Mapapansin ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Amerika gaya ng Brazil na nakapagtala ng mahigit sa 1,000,000 kaso. Ang Colombia ay may 2,000 death toll at ang Mexico ay may 20,000 death toll. Sa tala, mahigit sa 458,000 katao ang namatay sa virus at 8.6 million ang infected worldwide. Wala pa ring bakuna sa virus bagaman may mga trial na isinasagawa habang ang mga siyentipiko ay araw-araw na may natutuklasan tungkol sa virus. Samantala, ay itala po naman ng World Health Organization, WHO, kahapon, June 21, ang largest single day increase sa kaso ng COVID-19. Sinabi po ng WHO na sa loob ng 24 na oras, nakapagtala sa mahigit na 183,000 na bagong kaso ng sakit. Ito ang pinakamalaking single day increase sa kaso ng COVID-19 simula na mag-umpisa ang pandemic. Ayon po sa WHO, kabilang sa nakapagtala ng malaking bilang ng kaso ay ang Brazil, US at India. Umakyat na sa 30,052 ang kabuuan bilang ng COVID-19 cases na naitala sa bansa. Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health ng 653 na karagdagan pang kaso. Sa mga bagong bilang na ito ay 415 ang fresh cases habang 238 naman ang late cases. Sa mga fresh cases, 219 ang mula sa National Capital Region, 89 sa Region 7 at 107 naman ay mula sa iba pang lugar sa bansa. Sa mga late cases naman, ang 32 ay mula sa NCR, 177 ang mula sa Region 7 at 29 naman mula sa ibang lugar sa bansa. May naitala namang 243 na mga nakarecover mula sa sakit. Dahil rito, umakyat na sa 7,893 ang bilang ng mga pasyenteng gumaling mula sa virus. May 19 namang naitalang karagdagang nasawi dahil sa COVID-19. Nilinaw naman ng DOH na sa 19 na nasawi, ang 15 rito ay binawian ang buhay sa pagitan ng Hunyo at 3 hanggang 16. Sa ngayon, umabot na sa 1,169 ang kabuuang bilang ng nasawi dahil sa COVID-19. 12 bagong kaso ng COVID-19 cases sa hanay po ng mga overseas Filipinos ang naitala ng Department of Foreign Affairs. Dahil dito, maabot na sa 6,104 na po ang bilang ng mga Filipinong nahawa sa COVID-19 sa abroad. Ayon po sa DFA, pinakamaraming naitalang kaso sa gitnang silangan at Africa na may kabuuang 3,744. Samantala, 937 kaso naman ang naitala sa Europa, 685 sa American countries at 574 sa Asia Pacific region. Pumalo naman sa 2,851 ang na-recover sa sakit, habang nasa 475 ang nasawi. Kaugnay nito'y umaabot naman sa 49,520 ang mga overseas Filipinos na nasa ilalim ng DFA repatriation mula naman noong Pebrero. Pagtaas ng bilang ng mga COVID-19, hindi dapat isisi sa katigasan ng ulo ng mga Pinoy. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, ang detalye kay Eagle News reporter Mean Corvera. Hindi raw dapat isisi sa umano'y katigasan ng ulo ng mga Pilipino kaya umabot sa mahigit 30,000 ang kaso na managkaroon ng COVID-19. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, tumaas ang kaso ng nahawahan ng virus hindi dahil pasaway ang mga Pinoy kundi kulang ang safeguards at tamang patakaran umano ng gobyerno. Bakit anyo naghahanap ng sisi ang pamahalaan samantalang kulang ang mga hakbang para pigilan ang pagkalat ng sakit? Iginit ni Hontiveros na kailangan pa rin ang mass testing, protection sa mga health workers at improvement ng health system para makontain ang human transmission ng virus. Ang mass testing anya ang solusyon para agad ma-isolate ang mga nagpositibo sa virus
para hindi na ito makalabas at makapanghawa. Para sa Eagle News, Mayan Corvera will live an interesting time. Mga empleyado ng Quezon City Government na pumasok sa trabaho noong panahon ng ECQ, isa sa ilalim sa COVID-19 testing. Ang report mula kay Bel Sorara. Isa sa gawa simula ngayong araw hanggang Biyernes ang COVID-19 testing sa isang lugar sa loob ng Quezon City Hall Compound. Bibigyan prioridad sa naturang testing ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng lungsod na nag-duty sa panahong ipinatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ayon kay Joseph Huico, project head ng COVID-19 community-based testing sa Quezon City, uunahing isailalim sa COVID-19 testing ang mga kawaning naatasang mamahagi ng Special Amelioration Program Payout o SAP at yung mga nag-empake ng relief goods. Sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, bagamat nais ng Quezon City government na itest ang lahat ng mga empleyado nito, hindi naman nire-recommenda ng IATF ang hakbang dahil mas mabilis anila na maubos ang test kits at resources. Ayon pa kay Belmonte, uunahin ang mga tauhang pumasok noong ECQ dahil mas malaki ang tsansa na sila'y maaaring na-expose sa virus. Matapos nito, isa sa ilalim sa test ang mga empleyadong hindi nag-duty noong ECQ. Lahat ng empleyadong sa ilalim sa COVID-19 test ay kailangang magsumiti ng digital self-assessment form sa email para iwasan ang physical na contact at maging mabilis ang pagpoproseso. Isa sa gawa ng City Health Department ang pagrepaso ng mga form na isinumite ng mga empleyado. Para sa Eagle News, Bel Sorara will live in interesting times. Tumaas ang bilang ng mga pulis na tinamaan ng COVID-19. Sa huling datos mula sa PNP, umakyat na sa 499 ang kabuuang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19. 288 na pulis naman ang nakarecover sa sakit habang 8 ang nasawi. Nadagdagan din ang bilang ng probable case ng COVID-19 sa PNP na nasa 661 na at 875 naman ang suspected case. Pagtatayo ng testing facility sa Cebu, ipinamamadali ng PNP dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19. Ang report mula kay Mar Gabriel. Pinamamadali na ng Philippine National Police ang pagtatayo ng RT-PCR o COVID-19 testing facility sa Cebu City. Ayon kay PNP Chief Police General Archie Gamboa, masyado nang marami ang kaso ng COVID-19 sa Cebu, kabilang ang 122 pulis, kaya kailangan na magkaroon sila ng sariling testing center sa lugar. Sa Cebu rin na itala ang pinakahuling nasawi na pulis dahil sa COVID-19. Sa tala ng PNP Health Service, 8 pulis na ang nasawi sa coronavirus habang 499 na ang nagpositibo sa PNP. Sa ngayon, ipinatutupad pa rin ang travel ban papasok at palabas sa Cebu matapos ngang ito ay ibalik sa Enhanced Community Quarantine noong nakaraang linggo. Aminado naman ng PNP na malaking challenge sa kanila ang deployment ng kanilang mga tauhan sa lugar sa harap ng limitadong bilang ng mga pulis. Kaya nagpadala na sila ng karagdagang 100 tauhan mula sa Region 6 at Region 8 para tumulong sa pagpapatupad ng quarantine protocol sa lungsod. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Umakyat na sa mahigit 600 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Laguna. Ayon sa Laguna Provincial Health Office, kabuuang 634 ang naitalang kaso ng COVID sa probinsya. Pero 149 na lamang ang aktibong kaso o ang mga COVID patients na nagpapagaling. Ito ay dahil gumaling na ang 444 na mga pasyente habang namatay ang 42. Naitala ang pinakamaraming kaso ng COVID sa San Pedro City. Bukod sa kaso sa larger community na 87 ay mayroon din sa San Pedro BJMP at PNP Custodial Center na nasa 83 at 16 COVID cases. Nagpositibo po sa COVID-19 ang isa pang alkalde sa lalawigan ng Cebu. Ayon kay Daan Bantayan Cebu, Mayor Shu Shimura, positibo siya sa sakit matapos sumailalim sa swab test. Sinabi po ni Mayor Shimura na bago ang kanyang test,
Dumalo siya sa pulong kasama si Cebu Governor Gwen Garcia noong June 17. Pagkatapos ay nakaranas na siya ng sintomas gaya ng ubo, lagnat, kaya nagpasailalim siya sa swab test. Iniutos na ni Shimura ang pag-asagawa po ng disinfection sa buong munisipalidad o municipal hall building. Suspendido rin muna ang operasyon ng office o mayor's office sa loob ng isang linggo. Magbabalik pa po ang Agila Balita. Agila Balita. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ng kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. Tagisan ng Galing is presented by SMC Infrastructure, Building a Better World. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste. Without the sugar, kaya lower calories. Try mo na, Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vetabrew Nutrichas, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichas. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na number one ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco, R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Aggression Ha here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy, pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag star chunky cheese corned beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Star chunky cheese corned beef. Malacañang ipapaubaya kay DOH Secretary Francisco Duque III kung magli-leave sa puesto habang iniimbestigahan ng Ombudsman Eagle ang Ombudsman. Ang detalye mula kay Eagle News reporter Vic Suminta.
Ayaw manghimasok ng Malacanang sa panawagan ng ilang mga mambabatas na mag-leave of absence muna si Health Secretary Francisco Duque III dahil sa mga kontrobersiyang kinakaharap. Isinasailalim sa imbestigasyon ng Ombudsman si Duque kasamang iba pang opisyal ng Department of Health o DOH na may kaugnayan sa sinasabing hindi tamang pamamalakad nito sa pagtugon ng bansa sa COVID-19. Si Duque ang nagsisilbing chairman ng Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases o IETF kasamang iba pang mga miyembro ng gabinete. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, hayaan na lamang ng Malacanang si Duque na magdesisyon kung pansamantala muna itong magbabakasyon habang iniimbestigahan ang Ombudsman. Naniniwala si Roque na hindi maapektuhan ang kinakaharap na kaso ni Duque sa Ombudsman ang performance ng DOH sa pagharap sa pandemya ng COVID-19. Ayon kay Roque, hindi lamang si Duque ang namamahala sa DOH kundi marami pa itong ibang mga kasamang opisyal sa DOH na gumagawa ng kanilang trabaho. Sa ngayon, muling iginit ni Roque ang posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na hayaan muna si Duque na magtrabaho. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Muli pong nagpaalaala si Labor Secretary Sylvester Bello III sa mga employer na tiyaking makakatanggap ng separation pay ang mga manggagawang maalis sa trabaho bilang resulta o impact sa ekonomiya ng krisis na dulot po ng COVID-19. Paalala ng Secretary Bello, separation pay ay kabilang sa employment benefits ng isang manggagawa. Batay anya sa natanggap na report ng DOLE, aabot na sa halos 2.7 million na individual sa bansa ang pansamantalang tumigil sa pagpasok sa trabaho na nasa ilalim ng flexible working arrangements dahil sa kasalukuyang krisis. Habang mula Enero hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon, ay halos 70,000 empleyado naman ang nawalan po ng trabaho at nasa 200 business establishments naman ang permanente nang nagsara dahil sa pandemic. Tiniyak rin po ni Bello na sa kabila ng kaganapan ay ginagawa ng DOLE ang lahat upang protektahan ang kapakanan ng mga manggagawa sa bansa. ...277 distressed OFWs at 2 Pinay na nasawi sa Libya na katakdang dumating sa bansa ngayong araw ayon sa DOLE. Si Madeline Villar Moratilio sa detalye. Aabot sa 277 distressed overseas Filipino workers mula North Africa ang inaasahang darating sa bansa mamayang hapon. Ayon sa DOLE, ang mga nasabing OFW ay lalapag sa NAIA bandang alas 4:44 o 40 mamayang hapon sakay ng special flight ng Philippine Airlines PR8131. Ang natura mga OFW ay mula sa bansang Libya, Tunisia at Algeria. Sinabi ng DOLE na karamihan sa naturang mga OFW ay dati nagtatrabaho sa oil industry at medical establishments. Ilan sa kanila ay nakatapos na ng kanilang mga kontrata habang karamihan naman dito ay nawalan talaga ng trabaho matapos magsara ang pinapasukang kumpanya dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon naman kay Labor Attaché Ida Musa, kasabay na uuwi sa bansa ng naturang mga OFW ang labi ng mga OFW na sina Hermina Sablay Estrada at Glenna Deza na kapwa nasawi sa Libya dahil sa cardiac arrest. Tiniyak naman ni Labor Secretary Sylvester Bello III na nakahanda ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga manggagawang nawala ng kabuhayan. Humingi ng DOLE ng karagdagang 1 bilyong piso para sa kanilang ACA program na ilalaan sa mga OFW na naapektuhan ng krisis. Batay sa datos ng DOLE, nasa mahigit 500,000 aplikasyon na ang kanilang natanggap para sa one-time financial aid na $200 o katumbas ng 10,000 pesos para sa mga OFW. Umabot na rin sa 2.5 billion pesos ang nai-release ng DOLE sa ilalim ng ACA program para sa halos 200,000 beneficiaryong OFW. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Imbestigasyon sa mabagal na distribusyon ng SAP ng DSWD, sisimulan na ng kamera. Ang report mula sa ating Eagle News reporter, Eden Santos. Yes, Jen, pangungunahan ng House Committee on Good Government at Accounts ang pag-iimbestiga sa umano'y mabagal na pamamahagi ng 100 billion pesos na cash aid
sa ilalim ng Special Amelioration Program ng Department of Social Welfare and Development. Anumang oras ay sisimulan ngayon ang pagdinig sa nagaganapin dito mismo sa plenary hall ng Kamara sa pangunguna ni na Congressman Mike Defensor at Jose Antonio C. Alvarado. Mapapanood din ang hearing sa YouTube at Facebook Live ng House of Representatives. Aalamin ng dalawang komite ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng delay sa pamahagi ng SAP, batay na rin sa napakaraming natanggap na reklamo mula sa publiko. Nauna nang sinabi ni House Speaker Alan Peter Cayetano na hindi layunin ng investigasyon na magturuan at magsisihan kundi para humanap ng mabisang paraan upang mas mabilis na maipamahagi ang tulong at ayuda ng gobyerno. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Umapela ang Teachers Dignity Coalition sa Department of Education o ang DepEd na palawigin pa ang work from home setup ng mga guro. Ayon sa grupo, mas mataas kasi ang tiyansang mahawaan sila ng COVID-19 kung pagre-reportin pa sila ng pisikal sa mga paaralan. Bukod dito, inaapila rin ng grupo ang pagbibigay ng transportasyon sa kanilang hanay. Aabot po naman sa 12.5 million na mga mag-aaral mula sa pampublikong paaralan sa bansa ang nakapag-enroll na sa online education ngayong school year 2020-2021. Ayon po kay DepEd Undersecretary Tonisito Umali, ang mga mag-aaral na ito ay mula sa kindergarten, elementary at secondary public schools. Anya, bagaman maliit na bilang ito kumpara sa inaasahan nilang 22 milyon na mga estudyante, ay malaking bilang na rin ito para matukoy na ng DepEd ang learning modality na dapat balangkasin para sa online education ngayong panahon ng pandemya. Samantala, sinabi pa po ni Yusek Umali na halos 400,000 na mga private schools na ang nag-ulat na sa DepEd nakatugon na rin sa online enrollment. Kasabay nito ay pinasalamatan po ni Umali ang mga punong guro at mismong mga guro ng bawat paaralan dahil sa mga ito ay nakasalalay sa mga ito ang bigat at implementasyon ng bagong paraan ng pagtuturo ngayong new normal. Bumubuo ng polisiya, kumukonsulta po sa mga stakeholders, sa ating mga guro, lalong-lalo na. Tapos binubuo natin yung polisiya, pero yung pagpapatupad po nito, nakaatang dito sa ating mga punong guro at mga guro na nasa paaralan. Kami po talaga ay tuwang-tuwa. Samantala, sinabi pa po ni Umali na hindi ipipilit at irerespeto nila ang desisyon ng magulang kung ayaw talaga nilang i-enroll ang kanilang mga anak sa online education, pero bibigyan pa rin nila ang mga ito ng opsyon para hindi naman mahinto sa pag-aaral ang mga estudyante. Sana maunawaan po nila na ang inyong kagawaran ay dahil nga itinagbawal na itong face-to-face o yung physical na sila po ipupunta sa ating mga paaralan at dahil ayaw po natin silang makumpormiso, ay may mga iba't ibang opsyon na ginawa. Sana makita po nila yan dahil kailangan po talaga ang pag-aaral po ay magpatuloy. Nagbigay ng 72 oras na deadline ng Saudi Arabia sa gobyerno ng Pilipinas para maiuwi sa bansa ang mga 282 namatay na overseas Filipino workers. Sinabi ni Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III na 72 oras ang ibinigay ni King Salman ng Saudi Arabia para maiuwi sa bansa ang mga nasawing Pinoy. Sinasabing bilang 50 ang pumanaw dahil sa COVID-19. Ayon kay Bello, nagpasya ang National Task Force Against COVID-19 na pumayag na sa nais ng Saudi government na ilibing na doon ang 50 Pinoy na nasawi dahil sa COVID-19. Habang para sa nalalabi pang mahigit 200 pang OFWs na pumanaw, may 3 chartered flights ang Cebu Pacific at Philippine Airlines na mag-uwi sa kanilang labi. Pero ayon kay Bello, hiniling nila sa Saudi government na bigyan sila ng sapat na panahon para maisagawa ang repatriation sa mga labi. Mga residente ng barangay sa Villamor, Pasay City, muling binigyan ng ayuda ng sangguniang kabataan sa kanilang lugar. Ang report mula po sa ating ABC correspondent Jimbo Tejano.
Umarangkada na ang ikalawang bugso ng ayuda ng Sangguniang Kabataan o SK sa Barangay 183 Villamor, Pasay City simula noong Sabado. Sa pangunguna ni SK Chairman Darwin Omadio, katuwang ang SK Council, muli silang nagpamigay ng bigas sa Zone 4, Zone 5, Zone 6A at 6B ngayong araw sa mga residenteng nasasakupan nila. Kaliwat ka ng batikos man ang nababasa nila sa kanilang FB fanpage, hindi anila ito dahilan upang sumuko sa sinumpaan nilang tungkulin bilang public servant. Kaakibat nito ang pagpapaalala nila na kahit nasa ilalim na ng general community quarantine ng buong NCR, marapat pa din anilang sumunod sa health protocols ng Department of Health. Base kasi sa datos ng Pasay City Health Office, kabilang ang Barangay 183 sa may matataas na bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19, kung saan nasa 15 na ang confirmed cases nila. Samantala, as of June 21, umakyat na sa 700 ang kumpirmadong nagpositibo sa coronavirus disease 2019 sa Pasay City, habang 429 ang probable PUI, 20 suspected PUI, habang 401 naman ang napaulat na gumaling na sa nasabing virus. Para sa Eagle News, Jimbo Tejano, we live in interesting times. Pinayagan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o ng LTFRB ang mga modern public utility jeepneys o PUJs na makabiyahe sa 15 ruta sa Metro Manila simula ngayong araw. Sa Memorandum Circular na may pesyang June 19, 2020, sinabi ng LTFRB na ang mga modern PUJs o ang mga nakatugon sa mga requirement alinsunod sa Omnibus Franchising Guidelines ay pinapayagan ng pumasada. Ayon sa LTFRB, ang pagbabalik ng modern PUJs operations sa Metro Manila at sa mga karatig probinsya ay unti-unting ipatutupad. Samantala, narito ang mga ruta sa Metro Manila na pinayagan ng bumiyahe ang mga OFG-compliant modern jeepneys. Novaliches, Malinta via Paso de Blas, Bagong Bayan Taguig, Pasig via San Joaquin, Fort Bonifacio Gate 3, Guadalupe Market Market ABC Loop Service, Pandakan, Leon Ginto, Quezon Avenue, LRT 5th Avenue Station, Cubao, Diamond, Rosa Super, Palengke. EDSA Buendia, Mandaluyong City Hall via Jupiter Rockwell, Divisoria Gasak via H. Lopez, Punta Quiapo via Santa Ana, Bonnie Pinatubo, Stop and Shop, vice versa. Bonnie Robinson's Complex, Calento ng JRC, vice versa. Nichols Vito Cruz, Philinvest City Loop, Alabang Town Center, Ayala Alabang Village, Vito Cruz, Taft Avenue, PITX Loop Service. Samantala, sa Hunyo 24 ay pinayagan na rin ng LTFRB na pumasada ang mga modern jeepneys sa mga sumusunod na ruta. Bagong Silang sa SM Fairview, Malanday Divisoria via MH Del Pilar, Parang Marikina, Cubao, Eastwood Libis Capital Commons, Gasak Recto via Dagat-Dagatan, PITX Loton, Alabang Zafote, PITX Nichols, PITX SM South Mall. Sa Hunyo 26 ay papayagan na ring makabiyahe ang mga modern PUJ sa mga sumusunod: Quirino Highway, UP Town Center, SM Fairview Commonwealth via Regalado Avenue, QMC Loop, Tikling Binangonan, Antipolo Pasig via East Bank Road, Rosario Pinagbuhatan Pasig, West Avenue Pinoval via Del Monte, Binyan Balibago via Manila South Road, Tramo Sukat, San Isidro Congressional Junction, Dasmariñas. Muli pong tataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ay ipatutupad bukas ng mga kumpanya ng langis. 65 centavos hanggang 75 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel at ng gasolina, habang 20 centavos naman hanggang 30 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng kerosene.
Nagpaalala ang Meralco sa publiko na antayin ang ipadadalang resibo para sa installment breakdown na pagbabayad sa monthly billing mula Marso, Abril at Mayo o sa panahon na nasa enhanced community quarantine ang Metro Manila. Ayon kay Marco Manyalak, Marketing Communications Analyst ng Meralco, sa nasabing resibo malalaman kung paano at magkano ang kailangang bayaran ng consumer buwan-buwan. Maaari itong bayaran sa lahat ng business o bayad centers at sa lahat ng payment channel o maaari ring magtungo sa mga Meralco office upang mabayaran ang kanilang bill. Samantala, sinabi rin ni Manyalak na magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng kuryente ngayong taon o katumbas ng pisong pagbaba sa kada kilowatt per hour na konsumo. Ito ay dahil natapos na ang panahon ng tag-init at nagsisimula na ang rainy season, kaya asahan na ang downtrend sa singil sa kuryente. We're expecting lower consumption trends towards the middle and towards the end of the year. So the good news there po is, pati po yung summer months, I think we're seeing a downward trend also in terms of temperature. And we're hoping na magde-decrease din yung overall power rate. So we're confident na we can maintain itong pagbaba sa consumption and in terms of power rate. Tiniyak din ng Meralco na hindi sila magpuputol ng linya ng kuryente sa mga hindi makababayad ngayong panahon ng pandemya at pananatilihin ang maayos na supply ng kuryente. I just want to reassure all our customers that there will be no disconnection. Last priority po, not even in our list of priorities po na i-disconnect yung mga service ng mga consumers namin. We will ensure that we will keep your lights on 24/7. And again, we apologize for any inconvenience, but we will work 24/7 to keep your lights on. Sa atin pa rin po mga pangunahing balita, isa sa alang-alang ang kaligtasan ng Pangulong Rodrigo Duterte sa State of the Nation Address o SONA sa ikatlong linggo ng Hulyo. Sinabi ni Senador Christopher Bongo na una nilang ikinukonsideraan na gawin ng SONA sa Malacañang at nasa batasan ng mga senador at kongresista habang nag-uulat ang Pangulo. Ayon pa sa isang sa senador, isa pa sa kanilang tinitignan paraan ay ang pag-ulat ng live sa palasyo habang nasa Senado ang mga senador at nasa batasan naman ang mga kongresista. Inamin naman ng senador na tinitignan pa nila ang sitwasyon sa mga susunod na araw at pag-uusapan naman sa 15 ng Hulyo kung papayagang magtungo ang Pangulo sa batasan complex para mag-ulat ng SONA. Ngunit lilimitahan na lamang ang mga iimbitahan. Korte Suprema nagsagawa ng technical rehearsal para sa kauna-unahang online oath-taking ng mga bagong abogado sa June 25. Sigil News reporter Moira Encinas sa detalye. Ilang araw bago ang kauna-unahang online oath-taking ng mga bagong abogado sa June 25, nagsagawa ang Korte Suprema ng technical dry run bilang paghahanda sa seremonya. Isinaayos na sa loob ng Supreme Court and Bank Session Hall ang mga TV monitors, cameras at iba pang equipment na gagamitin sa online video conferencing ng panunumpa. Alas 2 ng hapon sa Webes, June 25, daraos ang oath-taking. Papalabas din ang live sa government TV station na PTV4 ang panunumpa ng mga nakapasa sa bar exams. Alinsunod sa programa, si SC Clerk of Court Attorney Edgar Richetta ang magpapanumpa sa mga 2019 bar passers. Kailangan din na nakasuot ng itim na toga ang mga bar exam passers sa seremonya. Ibinilin din na kailangan nila na makasali sa video conference sa pagitan ng alas 10:30 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa June 25. Sinabi pa ng Korte Suprema na dahil sa COVID-19 at pagbabawal sa mass gatherings ay hindi nito ay masasagawa ang tradisyonal na oath-taking ng mga nakapasa sa bar exams. Para sa Igo News, Maureen Sina, 11 times. Umapila po naman si Senador Sani Angara sa Department of Trade and Industry o DTI na pabilisin pang hakbang sa pagbibigay ng assistance sa mga micro, small and medium enterprises na naapektuhan ng COVID pandemic. Ayon po kay Senador Angara, dapat isama sa ibibigay na assistance ng DTI kung saan merkado ang maaaring ibenta ang produkto ng mga MSME. Marami anya sa mga MSME kasama ang mga indigenous communities ang hirap na ibenta ang kanilang mga produkto dahil limitado pa rin ang transportasyon at restricted ang access sa ilang mga pamilihan.
isa sa tinukoy ng senador ang community weavers sa Batangas na dahil hirap magbenta ng mga produkto, ay nagdesisyong magbenta muna ng isda at ng gulay. Inirekomenda ng senador na bilhin ng DTI ang mga produkto para ibenta sa online market dahil hindi naman anya lahat ng sektor at komunidad ay may access sa social media. Hinimok rin nito ang mga online shoppers sa suportahan ang maliliit na negosyo at mga local industries at ibalik ang sigla ng ekonomiya. May 20 bagong mobile cars na magagamit ang Manila Police District. Ito ay matapos ma-turn over sa Manila LGU ang donasyong mobile cars ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang turnover ceremony kasama sina NCRPO Chief Debolsinas at MPD Chief Rolando Miranda. Nagpasalamat si Moreno sa FCCCI sa mga donasyong sasakyan. Tiniyak rin ng alkalde ang mas pinaigting na police visibility sa lahat ng mga distrito sa Maynila, lalo na sa panahon ng community quarantine dahil sa COVID-19. Giit ni Moreno, ang Maynila ay hindi tahanan ng mga kriminal at walang puwang sa Maynila ang mga kriminal. Ipinagmalaki ni Yorme na aabot na sa 21 most wanted personalities ang nahuli ng MPD at inaasahang magtatrabaho pa ng husto ng Police Maynila para sa kaligtasan ng mga Manilenyo. Bukod naman sa 20 mobile units ay may paparating pang 6 na tactical pickup na para naman magamit ng SWAT. Nagsagawa po mga otoridad ng offline galugad sa Bilibid o Building 10 ng maximum security compound ng New Bilibid Prisons. Ayon po sa Bureau of Corrections, nakumpiska sa operasyon ang ilang mga kontrabando o mga prohibited items sa kulungan. Kabilang na rito ang mga smart cell phones, pocket wifi, SIM card, USB, flash drivers, charger, earphones, playing cards, playing gambling chips, sigarilyo, tabako at marami pang iba. Sinabi ni Bucor o sinabi po ng Bucor na kahit abala ang pamunuan ng NBP sa paglaban sa COVID-19 ay patuloy ito sa pagganap ng kanilang pangunahing tungkulin na pigilan ng mga kriminal na mga aktibidades ng mga ito at ng mga bilanggo na nasa pangangalaga ng NBP. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitan abroad. 2 beses na nagbuga ng makapal na usok ang Mount Merapi ng Indonesia. Ayon sa Indonesia Geological Agency, umabot sa 6 na kilometro ang ibinugang abo ng bulkan, isa sa most active volcanoes sa mundo. Tumagal ng 7 minuto ang pagsabog kaya't pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente doon na manatili sa labas ng 3-kilometer na no-go zone. Pinag-iingat ng Geological Agency ang mga commercial flights na maging maingat kapag dadaan malapit sa bulkan. Huling nagkaroon ng major eruption ang Mount Merapi noong 2010 na ikinasawi na mahigit sa 300 katao. Ang Indonesia ay mayroong mahigit 17,000 island at islets at mayroong halos 130 bulkan. At yan na po naging kabuuan ng ating mga balita. Sa pangalan po ng ating kaagapay sa Eagle News Service, ako si GEN, Jen Subardiaga. At ako naman si Ken Messina and we live in interesting times. Susunod na po ang Letters and Music sa Net 25. At Now and Then, kasama naman si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumayin niyo ang mga balitang kinala, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service.